Merong motorcycle rentals banda dito. Wow, ang daming motor oh. Pwede i-rent yung mga big bike, sir? Magkano yung versus 650, sir? 3,000. Ay, wow, ano to? Mas tested ang single mom kaysa senior high. Sad boys. What's up guys? At ngayon po ay Sunday, so walang masyadong sasakyan sa daan ngayon. At subukan natin mag public reaction at kuhanin natin yung video sa aking malupit na helmet. Wala tayong 360 camera ngayon, so puro point of view dito sa camera ko ang isushoot natin. So meron akong dinadaanan kanina doon, lumagpas ako. Medyo ako sanay magpatakbo ng mabagal dahil naiilang ako sa daan. So tara, gamitin natin itong Kawasaki Z H2 with rat look na tambucho at tiny future eyes auxiliary lights. Pero di ko i-on yan, pagkagabi na lang. Ha, init ng upuan. 10 minutes pa lang ako nandito. Naku, itong butas na to. Delikado sa mga bikers to. Di ako makabiyahe ng Manila. Kasi sigurado, hapon na ako makaka-uwi. Kung public reaction ng content natin, dapat pupunta tayo sa maraming tao. Ako lang yata yung naka-full gear dito sa ilalim ng araw. Dapat pumasok ako sa barabarangay, no? Pero kahit Sunday, ang daming bukas na tindahan yun, ha? Hello! Hawak ka! So ito na nga pala yung Angeles City Downtown, no? Ha! Ang cute ng doggy! Dalawa sila! Hello, doggy! Kadalasan naman kapag ka naliligo ka, kung saan lang papunta yung marami sasakyan, doon ka pupunta eh, no? Madalas nangyayari sa akin, pag ako naligaw, mapupunta ako sa dead end, sa walang tao. Yung tipong pag dumating ka sa lugar na yon, pinagtitinginan ka. Grabe yung mga humps dito, hindi mo makikita. So naging busy nga pala ako kahapon dahil bumili ako ng segundo manong sasakyan, tapos pinapakondisyon ko siya ngayon. Alam mo yung pag kami bago kang sasakyan, kahit brand new or second hand pa yan, hindi ka mapakali hanggat hindi mo natatapos yung project mo sa kanya. Maliban lang kung gusto mo na yung stock. Pero sa nangyari kasi sa akin is second hand yung nabili ko, so kailangan kong recondition, no? 4x4 yung nabili ko, segundo manong China SUV, pero American made yung kanyang engine. Tsaka ako na i-reveal sa inyo yung sasakyan natin kapag tapos na. Nakakaya siyang ipakita ngayon sa inyo, no? So bumili ako ng Poton Top Lander 4x4 manual transmission. Murang mura ko lang nabili. Tsaka ako na i-reveal yung presyo. Friendship Highway na pala to.
bumili ng 4x4 na pickup kasi kapag brand yun, nakakapanghinayang ipangharaba sa'yo. So dapat merong kasasakyan na pang gasgasan. Yung pang dirt talaga, para hindi nakakapanghinayang. Like yung nabili ko ngayon, sobrang mura. Na tipong kahit magasgas, kung anong mangyari sa pang ilalim, hanggat hindi talaga nawawasak, okay lang. Pero kung brand yun, ako masakit. At saka hindi mo may enjoy yung off-road kung talagang ayong magasgas yung sasakyan mo kasi wala eh. Hindi mo may bibigay yung full potential ng pagiging 4x4 niya. Like yung ganyan, no? Yan ang maganda, di ba? Ganda na setup. Wow, ang cute naman! Saan galing yun? Nag-trail siya. May nakita ako sa side ng daan. Merong motorcycle rentals banda dito. Pwede ring mag-rent ng big bike. Yan sa mga interested, eto puntahan natin. Inquire tayo. Open daily, 8 a.m. to 6 p.m. Oh. Rent yun, daming rental. Oh. Wow, daming motor. Oh. Click 125. Aerox, meron din. PCX. Meron din silang 150L na pang trail. No? Meron din silang CRF 250cc. Tapos meron pa dito. Ninja 650. Ayos. Oh. Pwedeng i-rent guys. Oh. Tapos versus oh, modelo. Versus 650. Oh. Cellphone holder, matic. Siyempre. Galing oh. Ayun pa, meron pang green doon. Ayos ah. Pati yata helmet, pwedeng i-rent ah. Pwedeng i-rent yung mga big bike, sir? Magkano yung versus 650, sir? 3,000. Ilang oras yun, sir? 24 hours. Same time lang. Ah, same time nung kung anong oras mo kinuha, no, sir? Ano yung requirement, sir? Ito, sir. Okay. 1,000 deposit plus passport. Plus yung payment. Iwanan din yung passport. Pwedeng isang buwan yung rent, sir? O isang linggo? O per day siya? Merong daily, merong weekly, at merong monthly. Pero mas makakatipid siya pag mas matagal. Yung lahat ng big bike natin, sir, 3,000. Itong dalawang versus lang. Ninja, 2.5. Itong SP650, 2.5. Yung Vulcan, 2.5. Yung mga scooter natin, sir? 700, 600. 700 yung PCX. Mm-hmm. PCX NMAX, 700. 600. 150cc, 500. Click. 2.5cc, 400. Halimbawa, sir, na nagasgas na, simple lang babayaran niya. Okay, may pipirma na akong waiver, no, sir? 3,000 lang oh, isang araw. Pwede kayang isabak sa endurance, no? Pag gusto mong sumali sa Ironman, pwede mong i-rent 24 hours. Doon sa pagre-rent, sir, kahit malayo yung travel, okay lang. 200 kilometers. Ah, okay, may limit din pala, sir. 200 kilometers. Yung sosobra sa 200, 5 pesos every kilometer. Okay, so ang galing ng ano nyo, no, sir? Ang galing, ha? Oo nga, no? Sa bagay, isang araw, baka dinala mo sa Cebu, lugi nga naman, no? Oo nga. Mataas ang maintenance ng mga ganito, alam nyo na. Yes, sir. Oo. Lalo na malaki. Yung gulong pa lang, no? So, syempre, bago umalis yung big bike, titignan yung odometer, no? Ilalagay sa kanta. Okay, ayos, ayos. Sila lang yung alam kong nagpaparent dito, eh. Sa mga nagpaparent dito, maliliit lang mga motor nila. Sa amin lang merong nalalaki. Kaya nga, sir, yun, no? CRF 250cc, no? Ito, 300 yung nasa doon. Ito, 300cc. Ah, okay. Kadalasan yung mga kano, yung mga nagre-rent dito, kaya matatangkad sila, kaya dapat ganyan, ano? Yung per kilometer natin, sir, applicable din sa mga scooter? Sa scooter, 100 lang siya. 100 ang kilometers, then? Lahat ng scooter, hindi siya pwede ng long ride. Okay. Kasi ano, araw pagtanggal lang siya. Okay. Kaputulan ng belt yan, hindi mare-rescue yan pag nasa sumpit. Oo. Obligadong dali niya dito. Oo, hindi niya mauwi. Hindi siya po pwedeng ipapick up na. Oo. Ah, okay. Kaya lahat ng scooter around Pampanga lang. Ah, okay. Dito lang ng mga bigatena, kahit sa pin mong vulcanizing, kaya nilang i-repair yan. Oo, sir. Katena. Oo. Oh. Belt kasi, hirap yan. Oo, oh, babaklasin pa yung takip eh. Maghahanap ka pa ng belt, hindi mo alam. Oo, siya pa. Galing, sir. Salamat sa info. Oo. Oh. Eh, share ko sa mga friends ko. Salamat po. Tuloy na po ako. Thank you po. Ayun yung number nila. 0918-456-4957. Okay, nalaman na natin yung details. Nice bike motorcycle rentals. Open daily to guys. Meron din pala silang email. Oh. Ayan, oh, tignan nyo na lang. Ayos. Pabomba pa yung security. Lagi akong napapatanong sa sarili ko, saan kaya papunta tong pinag-u-turn nila?
Ngayon pala ako dadaan dito ah. Ayos, so gilid ng ilog ginawang daan oh. Wow. Ano nangyari sa lakad ko? Ay! Eh umikot lang ako eh. Oh, doon ako galing sa kabila eh. Yun pala yun, para tumawid dito, doon ka dadaan para makaikot ka dito. So pasok tayo ngayon dito. Bakit kaya ang daming Amerikano dito, no? Doon naman banda, maraming mga Koreano. Yan, puro mga gadgets dito, tsaka mga restaurant. Karamihan naman sa mga Amerikanong nandito, mga ex-army. Hi, Joe! Wala na yung nagpaparent ng motor dito eh. Dito naka-display yung mga motor na pinabaka lumipat siguro ng pwesto. Aba, pwede pala pumasok pag daytime dito. Ito yung tinatawag na walking street sa Angeles, kung saan maraming foreigner. Halo-halo na dito, Chinese, Korean, basta singkit. Para buhay dito kapag gabi. Kaso simula nung pandemic, maraming nagsarang bar. Ayan, at least nadaan ko kayo dito. Bawal dito pag gabi. Bomba daw. Kaya di na ako baka daan dun pag bumomba ako dun. Hirap lang pag sumisingit ng ganito pagka nagtapat yung dalawang side mirror ng sasakyan. Hindi ko makakapasok. Ganda ng radar nyo. Ang lenes oh. Drag bike na drag bike oh. Mukhang mabilis oh. Lowered pa oh. Uy, naka-gilly helmet din si sir. Hello. Aba, click 160 pala yung motor nyo oh. Dati magkaroon ka ng 150cc na motor, ang lakas-lakas na niya ngayon, parang normal na lang, 160 no? Bale. Para kayo nagtitinda dyan. Ay wow, ano to? Mas tested ang single mom kaysa senior high. Sad boys. Nice oh, sad boys. Wow. Answer part. Dito lahat nagkikita-kita yung mga nagtatrabaho sa Clark dahil nandito yung mga sasakyan. Uy, nalaglag yung 20. Sayang, pamasahe. Thank you.
nila dito na binubuo yung mga sasakyan ng Photon. Pero di lang ako sure kung pwede bumili ng pyesa dito. Sana pwede. Kaso yung nabili kong SUV, face out na. Gusto ko dumaan dito. Hello! May underpass. Welcome to Barangay Margot. Shout out sa lahat ng followers natin sa Barangay Margot. Naalala ko na meron tong lagusan papasok ng Clark, so basically bumalik ulit ako sa car. Mukhang mahirap ang jeep or tricycle dito, ano, kung wala akong sariling sasakyan, gusto kong umalis. Ito ay sinasabi ko, entrance. Part talaga sa Clark na ang sarap puntahan. Ang ganda ng lugar na to. Tsaka may bike lane, guys, oh. Ang luwang at tsaka ang lamig ng hangin dito kahit tanghaling tapat. So ang luwang ng daan, tapos bigla may humps. Buti yung humps dito, mababa lang. Ito, oh. Buti may kulay. Ang baba lang. Oo, ang daming mga bola ng golf. Grabe, gumanda yung lugar na to. Simula nung napunta dyan yung Ducati Clark, sumunod yung Uni Oil. Pinaganda niya lalo yung lugar. Speaking of Uni Oil, maganda daw yung diesel fuel nila dyan dahil Euro 5. So sa mga sasakyan na diesel, para hindi masyado dumumi yung inyong EGR, eh dapat laging Euro 5 ang ikinakarga yung diesel dahil mas, I think, mas malinis daw yan at hindi siya, alam mo yun, hindi siya mag-iiwan ng maraming carbon yata ang tawag doon. Basta yung EGR kasi dumudubi yun. So yun din ang ipinapaayos ko sa aking SUV EGR cleaning. Hanap pa ako ng nag-home service. Pati yung mga singkit ang mata napapatingin. Ang sarap mag-ride ngayon. Na-enjoy ko yung panahon at yung araw. Ito, nawi-weirdoan ako sa iskinita na to, eh. Pwede kaya pumasok dyan? Sila pumasok, eh. Try nga natin pumasok. Sa kaya lulusot to? So sila, kumaliwa, kakaliwa din tayo. Ano kaya lugar to? Saan lugar to? Thank you! Oh, saan to? Anunas! Bawal ang mga open pipe at noisy modified muffler. Oh, so bawal tayong mag-ingay. So mukhang hindi pa ako dumaan dito. Ngayon pa lang. Hindi familiar yung lugar, eh. Yan yung mga daan na magugulat ka. Paglabas mo dito pala yan, no? Ang daming niyang kanto, oh. Mukhang iisa lang din. Oh, lakas ni Sir. Uy! Hello! Muntik na silang magbanggaan. Amoy asfalto yung daan. Bagong install lang, walang guhit yung daan. Ma
matagal-tagal din akong hindi nagagawi dito gamit ang big bike. Ito na yung papunta ng San Fernando Downtown. At masaya lang kasi kahit ang liit ng downtown ng San Fernando, nailagay pa nila yung SM San Fernando. So kapag nagpa-park ka doon, parang katulad lang din sa SM Olongapo, pa-spiral yata ang tawag doon pag paganyan yung akyat ng sasakyan papunta sa taas. So yung parking area ng SM Downtown ay nasa taas. Dinala ko na doon dati yung unang-una ko Z1000. Tinatry ko noong time na yun kung yalaw nila ako mag-park sa mga habang sasakyan. Eh, swerte naman, pinayagan. Halos lahat naman ng SM ganun eh. Tagal-tagal din ako dinapunta dito, nakakapanibago, walang masyadong tao. Ito na po yung San Fernando, City of San Fernando, Pampanga. Sige po, pedestrian. So ito yung SM San Fernando Downtown. Gusto niyo ba pasukin ko yung parking nila? Oh, bomba daw. Dito tayo. Pasukin natin, no? On natin yung auxiliary light. Ayo, ano? Grabe, ang dilim. Ayan. High beam. Kasama yung low beam. Nakakahilo. Walang cut to, guys, ha? Tuloy-tuloy ha, tignan nyo kung gano'ng kalayo yung iikutan, no? Ito na yung nakakatakot. Madulas. Eh, tanong natin kung pwede mag-park sa pang sasakyan. Ang bayad dito is 20 pesos yun. Vlogger, sir? Vlogger daw. Yes, sir. Subscriber pa si sir. Mukhang mga kalibre ako ng parking. Eto, joke lang. Thank you. Pwede sa parking ng sasakyan, sir? Assist mo nga ako dito. Ayun o, no, napa-assist pa. Ako mapapasubo ako dito, guys, kasi tinatry ko na yung parking nila eh. Hindi naman talaga ako papasok ng mall eh. Pero dito na tayo, baka magduda sila eh. Kunyari, CCR lang tayo. Thanks. Hubad lang ako ng helmet. Tapos, buksan ng jacket. And CR lang ako. Ang lakas ng radyo. Sir, anong floor yung may CR? Pinakamalapit na CR, sir. Third floor? Third floor. Ha? Fifth floor. Ito, may subscriber. Sir, oh, thank you. Sakay na ako. Third floor po. May CR sa third floor na, ma'am. Magkano bayad sa elevator, ma'am? Pawalang bayad. Hindi yun, guys. Nakapasok na. May CR tayo. Ito, ito yung CR. Share na talaga ako para hindi sayang punta ko dito. Lamig dito, guys. Siyempre hindi ko na isasama yung camera sa CR. Balik na ako. Nag-share lang talaga ako. Andito ako ngayon sa 4th floor. Hindi na ako nag-elevator pabalik. Oh, may taekwondo doon, oh. Para akong tourist dito. Ang ganda ng hagdan nila, guys. Ganda. Look na ito. Para tayong nasa music video. Nice. Pit. Gusto ha, bagong pakulo nila oh. Try naman natin yung daan pababa. Puro engine brake tayo niyan. You know, nag-face reveal pa na. Thank you ha, thank you. Bagong follower natin yung mga security guard. Ang subscriber natin yung teller. Or yung nag-receive ng ticket dun. Meron tayong plus 3 subscriber. Start. Sir, thank you. Tuloy na ako. Bye-bye. Yun ang legal. Sila nag-request ng bomba eh. Nasaya naman, no? Ayan, engine brake lang ako. Tapos, konting apply ng front brake. Nakakahilo. Kailangan titingin kang ganun, no? Huwag ka titingin ng ganyan, mahilo ka. Pero siyempre dahil vlogger tayo, kailangan na tumingin ng diretso. Grabe, nakakahilo. Wala rin cut to, guys, ha.
Samahan niyo ako mahilo. Hilo-hilo. Sinulit ko ang dalawang town. Ay hindi, actually tatlong town yung pinuntahan ko, no? Mabalacat, San Fernando, Angeles. Sabi, no? Town ba? Town o city? City? O downtown, yan. Andaan-daan lang paglabas mo dito kasi may mga tumatawid. So nakakatukso kasing bitawan yung pre, no? Dahil pababa siya, eh, no? Laki na CR ko, no? SM pa. So lalabas tayo sa Del Pilar. Dito may suki ako dito, patayan ng sapatos eh. Wala sa isip kong dumaan dito eh. Hindi ko nadala yung sapatos, patayin ko sana doon. Medyo malayo na kasi sa bahay namin eh. Wow! Lord! Ganda ng radar niya. Lord, ang baba. Hoy, akala ko tabing yung gulong niya. Tapalodo pala ang gulong. Nice, oh. Ito po ang aking typical na Sunday. See you on Tuesday. Sana tapos na yung oil seal ng Z1 ko. Alright, breathe for speed. Bombang mahiyain. Baka akala na sa sakin, binobomba natin sila. Breathe for speed.